Eh, siya maligo ka na, be. Pinapaligo ko sa Asia, mga kababayan, kasi inaantay ko yung mga yung damit niya para masama na rin sa paglalaba ko, mga kababayan. Napakataas na ng araw, mga kababayan. Ang init-init na sa labas. Alam niyo, mga kababayan, maganda dito sa condo namin kasi malinis sila, mga kababayan. Meron talagang nakatoka na maglilinis dito sa harapan namin. Araw-araw yan, mga kababayan, nagwawalis, nagmamap, tapos nagbaan sila ng mga agyo-agyo sa labas. Yan. Kaya okay rin. Malinis sila. Ayan na si Aisha, mga kababayan. Lamig na lamig. Kala mong nakatira sa nag-i-snow na lugar, mga kababayan. Eh, ang init naman sa labas, mga kababayan. Diba? Hindi yan na kasi nasusot yung kanyang jacket. Kaya sinuot niya, mga kababayan, para may pakinabang naman doon yung jacket niya. May papakita pala ako sa inyo, mga kababayan. Ito. Ayan, mga kababayan. Ito, isa naming ulam to mamaya, mga kababayan. Akala ko dito, mga kababayan, ay uling. Ano yan? Itlog na pula. Huh? Itlog na pula. Putik? Oo, nakano siya sa uling. Bakit? Eh, yan yata yung pang ano niya. So, ano ito? Hindi ko kinuha kasi ito nung isa. So, hindi ko alam kung akala ko uling yung pala. Salted egg pala yan, mga kababayan, di ba? Kasi di ba ang itlog na pula sa atin, kulay maroon yung kulay, di ba? Dito itim, parang nakakot siya sa uling. Uling ba yan? Di ko alam. Every morning, mga kababayan, meron kaming daily routine na ginagawa ni Aisha. Pasensya na sa buhok ko, mga kababayan, kasi mukha na akong bruha. Diba? Kulang na lang lagyan ng pakpak para lumipad. Diba? Ang daily routine namin ni Aisha, mga kababayan. Pagkagising namin tuwing umaga, mga kababayan, syempre, maghihilamos muna. Sinabihan ko siya na dapat bago mag-almusal, kailangan uminom muna siya ng maligam-gam na tubig. Diba kasi ang tubig naman, mga kababayan, eh marami namang nagagawa sa katawan natin na mabuti, diba? So yun ang sabi ko, kailangan bago siya mag-breakfast ay uminom muna siya ng maligam-gam na tubig. Ay hindi, mga kababayan, bago pala uminom ng maligam-gam na tubig, ito muna ang gagawin namin. Yan, magtitimbang ako, mga kababayan, makikita nyo yung timbang ko. Ayan. Nakakagaling na, mga kababayan, na maligam-gam na tubig, kaya medyo nadagdagan na ako, mga kababayan. Pero nasa 71 pa rin naman, mga kababayan. Ang ingay na ng isa, nanonood na ng kanyang Roblox, mga kababayan. Dito, mga kababayan, bawal pa rin maggala-gala, mga kababayan. Dapat kaming visa. Oh, no! Kaya bawal kaming maggala-gala sa malayo, mga kababayan. Kaya biglang sumusul. Kunwari maglalakad ka dyan, mga kababayan, tas alam nilang foreigner ka. Meron kami nakita, mga kababayan, ng mga nakaraang araw. Buti inakasasakyan kami, mga kababayan. Naglalakad yung dalawang ano. Hindi namin alam kung ano sila, mga Pakistani. Hindi namin alam. Nakhinarang sila. Maraming mga pulis, mga kababayan. Kasi syempre dito, pag alam nilang foreigner ka, aharangin ka ng mga yan. Tapos, ihingin yung mga papel mo, di ba? Malas na lang, mga kababayan, kung wala akong papel. Yare, mga kababayan. Oh, no! Kaya mahirap din. Mahirap maglabas-labas, mga kababayan. Ito pala, mga kababayan. Dumating na ang aming speaker, mga kababayan. Ayan. Galing Lazada yan, mga kababayan. At meron siyang free na dalawang
mic. Ayan. Tinry namin yan. Hindi kumanta, mga kababayan. Para rin kami walang mic, mga kababayan, kasi syempre dito kondo, diba? Kulog. So baka mamaya naririnig nila sa taas at saka sa labas, mga kababayan. Kaya pag nakanta kami, nakalayo yung mic, mga kababayan. So parang wala rin, mga kababayan, kasi baka mamaya may mag-report sa amin na maingay kami, mga kababayan. Diba hindi katulad sa atin, pag ikaw ay mag-medyo okay, wala silang pakialam, wala tayong pakialam, kahit gano'ng kalakas yan, mga kababayan, diba? Dito kasi hindi pwede, mga kababayan, baka ma-report tayo na dito sa pwesto namin. Kasi kami ay... Kami kasi, mga kababayan, ay nasa corner. Corner, mga kababayan. Tapos yung harap namin, walang tao dyan, mga kababayan. Tapos yung katabi namin, wala ring tao, mga kababayan. Kaya medyo malayo-layo kami doon sa may mga tao, mga kababayan. Kaya kahit medyo magsigawan kami dito, eh, hindi naman kami maririnig, mga kababayan. Kaya maganda. Magsasaing na ako, mga kababayan. Kasi quarter to 11 na, mga kababayan. Isang kalahating gatang lang, mga kababayan, yung niluluto ko. Kasi si Aisha hindi rin siya masyad madami sa kanin. Yung isa, tama lang din. Ako hindi. Mga dalawang subo lang ako ng kutsara, mga kababayan, na kanin ko. Ito lang, mga kababayan, yung takalan ko. Oh. Yan lang. Maliit lang siya. Kaya yung bigas namin dito, mga kababayan, yung 5 kilo, ang tagal namin bago maubos. Ang hali lang kami kumakain ng kanin sa gabi, kung ano-ano na lang, yung mga light lang, mga kababayan, yung tinapay, biskuit, minsan noodles, minsan papak-papak lang ng ulam, mga kababayan, ganun. Tapos minsan si Aisha, yun nga yung oatmeal niya. Tapos yung isa, yung kanyang mga lettuce-lettuce, no? Ang ulam namin ngayon, mga kababayan, ay, di ba? Chicken feet, mga kababayan. Yung binili namin nung nakaraan. Yan. Dalawa tong lulutuin kong chicken feet. Dalawang pack, mga kababayan. Kaya lang dito, mga kababayan, may mga kuko pa, oh. Tatanggalin ko pa yung mga kuko niya, mga kababayan. Ang lalaki ng mga paa nila dito, mga kababayan, oh. Ang lalaki ng mga paa ng manok. Matataba, tsaka malalaki. Pakukuluan ko muna, mga kababayan, ang paa, mga kababayan. Pakukuluan ko muna siya para malambot-lambot siya, mga kababayan. Kasi gusto ko yung malambot na paa, mga kababayan. Ayan ang aming fish. See? Langoy-langoy, swim-swim-swim ang aming mollies. Yung mga mollies namin, mga kababayan. Si Aisha kasi laging maaga yan, nagigising kasi gawa nga ng ipasok yan siya, online class niya, di ba, maaga. Kaya tuwing umaga, mga kababayan, pinapakain niya na yan. Pagkagising niya, pinapakain niya na yung mga mollies-mollies niya, mga kababayan. Tapos ibubukas niya yung kurtina para
naiilawan sila ng liwanag galing sa labas. Yun ang ginagawa niya. Parang pinapaarawan niya yung mga isda, mga kababayan. Ayun. Yun ang gawain niya tuwing umaga, mga kababayan. Buti naman. Kasi dati sa tuwing gigising lang siya, yung sarili niya lang yung iniintindi niya. Ngayon, meron na siyang ibang inaasikaso, diba? Tignan natin yung aking chicken feet, mga kababayan. Kaya na siya, mga kababayan. Nilagyan ko na siya ng toyo at oyster sauce. Pakukuntiin ko na lang siya ng konting sabaw. Kasi mas maganda yung konti lang sabaw para siksik yung kanyang lasa, mga kababayan. Lalaban na ako. Paglalaban ko naman, mga kababayan, iisasalang ko lang naman sa washing machine, mga kababayan. So, ito yung aking mga lalaban, mga kababayan. Dalawang salang ko yan, mga kababayan. Lang na ako ng isa. Isang oras yan, mga kababayan. Aantayin ko na lang siya para isang pay, mga kababayan. Tapos magsasalang ulit ako ng isa, mga kababayan. So, ayan. Luto na ang ating chicken feet adobo. Yung itlog na po lang, mga kababayan, na pinakita ko sa inyo kaganina. Ito na siya. Ayan siya, mga kababayan, natanggal na yung itim. Ilalaga ko muna, mga kababayan. Hindi pa pala siya luto, mga kababayan. Akala namin luto na, ibitlog na pula kasi diba sa atin luto na. Hindi pa pala, mga kababayan. Kaya ilalaga muna natin. Titikman natin kung masarap ba yung itlog na pula nila dito. Kapag ready na ako ng lunch namin, and ito ang aming ulam, hot dog, chicken feet adobo, mga kababayan, at ang itlog na pula na nilaga pa, mga kababayan. So ayan si Aisha, kumakain na. Balik na lang ulit ako mamaya, mga kababayan. Kain na kami. 1 eternity later. Tapos ko na, mga kababayan, ang aking gawain, mga kababayan. Yan, nakapagsampay na ako, mga kababayan. Nakapaghugas na rin, nakapagwalis na. Ayan. So ayan, nagpapahinga na ako, mga kababayan. Ayan, merong dumating na pagkain, mga kababayan. Sarap ng laing, mga kababayan, kaya lang tapos ng tanghalian. So bukas natin ito kakainin, ilalagay mo na sa ref. Ayan, lumpiang sariwa, mga kababayan. Uy, namiss ko ito, mga kababayan. Ayan. Nagbi-business kasi, mga kababayan, yung friend niya rito. So ayan. Merienda, sakto, mga kababayan. Kababayan. Hanggang dito na lang. Magpapaalam na po. Don't forget to like, share, subscribe, and push. Push the notification bell. Notification bell for more updates, mga kababayan. Bye-bye, mga kababayan. Bye!